Nagbitiw na bilang chairperson ng Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns ng COMELEC si Commissioner Socorro Inting. Nabalewala raw kasi ang committee niya dahil sa COMELEC Resolution 10777 na nag-amyenda sa COMELEC Resolutions 10728 at 10757. Nalalabuan kasi siya sa pagbibigay poder sa COMELEC chairman na magtalaga ng areas of concern at magbigay ng gun ban exemption sa mga tinatawag na meritorious and urgent cases. Inutil na daw ang pwesto bilang chairman ng committee dahil sa amyenda, kaya nag-resign siya bilang protesta. Kanina nakaitim sina Commissioner Amy Ferolino at Marlon Casquejo sa COMELEC Unbanked Session. Ayon sa kanyang opisina, nakaitim si Ferolino bilang suporta kay Inting. Pero ayon kay Commissioner George Erwin Garcia, si Inting pa rin ang chairman dahil sa isang linggo na lang tatalakayin ng COMELEC Unbanked ang pagbibitiw. Tinanggi niyang nagbabangayan na sila sa COMELEC. Ay, hindi po totoo yun. Kami po kanina medyo madami-dami yung aming agenda na dispose. Hindi man naka-attend yung majority ng mga kasamahan po namin physically. Sila po ay umattend virtually. Hindi naman po siguro ganun yung isang komisyon na may away o may gulo kung hindi na kami makakatapos. Tumanggi nang magsalita si Inting sa media. Pananatilihin na lang daw niya ang pananahimik o dignified silence at ang kanyang pagbibitiw ay isa ng paraan ng protesta. Wala pang kopya ang COMELEC Resolution 10777, pero nung Lunes inamin na ni Chairman Saidamen Pangarungan na nahati nga ang komisyon dahil dito. Ani Pangarungan, bagamat suportado ni Inting ang automatic gun ban exemptions ng resolusyon sa mga matataas na opisyal ng gobyerno, kinontra nga niya ang pagbibigay ng dagdag poder sa chairman. Kasi ang gusto nila, ma-define yung urgent and meritorious cases. Alam mo, kailangan merong authority ng chairman to declare an area under community control. Kasi, alikawa, example, nagbabarilan sila dun sa Lanao del Sur para tinangyari yan during election. Maraming namatay. Does it mean that I have to wait for another 1 week to convene the Committee on Ban on Firearms para ma-declare ito under community control? Tiniyak ni Pangarungan na hindi maaabuso ang mga dagdag poder niya. Samantala, sinabi naman ng COMELEC na areglado na lahat ng mga napaulat na aberya sa pagsisimula ng overseas voting. Hinihintay na lang nila ang mga ulat ng mga embahada sa Committee on Overseas Voting na siyang mag-uulat naman sa COMELEC Unbanked. Mag-iimbestiga rin nila ang Task Force Contra Fake News. Tiniyak rin nila makakaboto ang mga nasa lugar na hindi pa nagsisimula ang botohan, gaya ng Shanghai, China, na may panibagong lockdown. Ang instruction po ng ating komisyon, ng ating Overseas Voting Committee, basta anytime na magluwag po ang Shanghai o yung ibang lugar na meron na sinuspend natin ang pagboto, anytime may automatic na authority po na buksan kaagad ang pagboto para po makaboto yung mga kababayan natin doon. Pinaalalahanan naman ni Garcia ang mga kandidato at mga taga-suporta nila na bawal silang mangampanya ngayong Huwebes Santo at Biyernes Santo. Pwede raw silang maparusahan sa ilalim ng Omnibus Election Code bukod sa posibleng diskwalipikasyon. RG Cruz, ABS-CBN News.